Nahuli kamang pangahablot ng cellphone ng dalawang snatcher sa Tondo, Maynila. Ang mga suspect humingi ng tawad sa nabiktima nilang kaanak daw ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Balita natin ni Jonathan Andan. Mag-alas 11 ng gabi noong Webes, July 8, isang lalaki ang makikitang naglalakad sa bangketa ng Legarda Street sa Maynila. Maya-maya, isang tricycle ang tumigil sa tabi ng lalaki. At biglang hinablot ang kanyang cellphone. Nakipag-agawan pa ang biktima. Hinabol pa niya ang mga salarin pero bigo siyang mabawi ang cellphone. Nakatakas ang mga kawatan. Kahapon, nahuli sila sa Tondo ng Don Bosco Police matapos naman umanong masangkot sa riot. Ito yung involved dun sa riot. Nahulihan namin ng dalawang sumpak. Yan, upon verification, kasi meron kaming na-recover sa kanilang cellphone, iPhone. Upon verification, inamin naman nila na ninakaw nila somewhere in Mindiola. Dumating kagabi sa presinto ang may-ari ng cellphone at naibalik ito sa kanya. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Ang biktima, kamag-anak daw ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. May kamag-anak daw na mataas na opisyal. To make it safe and private, so hindi natin pwedeng mabanggit. Batay sa blotter ng Barbosa Police Station na nakakasakop sa pinangyarihan ng krimen, may isang lalaking edad 24 na may middle name na Rowa ang nabiktima ng snatching sa parehong lugar, petsa at oras na nakuda ng CCTV. Nangyari ang snatching incident malapit sa Mindiola, hindi kalayuan sa Malacanang. Ang impormasyong ito nakarating na rin sa mga sospek. Nangihingi po kami ng tawad sa may tao na yun sa kamag-anak po niya. Kailangan lang po eh. Para saan? Sa pamilya, sa pera. Pasensya na po talaga, sir. Kasi nasa dilim lang siya, tapos dumadaan lang. Sabi ng barangay, hindi raw ito yung unang beses na may nabiktima ng snatching dito sa lugar na ito. Kaya ang gagawin daw nila ngayon, paiigtingin pa ang seguridad dito. Dodoblin po natin yung pag-iikot po ng mga tanod natin para maiwasan na uli natin yung pangyayaring ganyan. Jonathan Andala, GMA News. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.